isang maganda at pinagpalang umaga po muli sa bawat isa. Amen. So, let us pray. Hallelujah. Yes, Lord, we honor you. We thank you, Lord, sa umagang ito. We invite your presence, Lord. We declare, O God, your word will be manifest, Lord, sa umagang ito. We declare the kingdom of heaven is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. Buhayin ang mga patay, pagalingin ang may ketongin, pagalingin ang may mga karamdaman. Freely have received, freely give. We thank you, Father, sa umagang ito at inaangkin po namin, Ama, na kasama ka namin sa umagang ito. Inaangkin po namin, Ama, there's power in your word. Dinideklara po namin, may kagalingan sa iyong mga salita. Dinideklare po namin that we are righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah to the King. Sambahin ang ngalan mo, Ama. We thank you, Father. We thank you for your blood. Salamat sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon, nagkaroon kami ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon, kami nakakapasok sa iyong habanal-banal ng trono, Ama. Sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan, O Diyos, ng aming mga kasalanan. Lord, we thank you, Lord, as we move, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, ikaw po, Panginoon, ang may control ng lahat ng bagay. Ayaan mo, O Diyos, na ikaw ang patuloy na makita sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. We thank you, Lord, at sa kani-kaniyang mga tahanan na nandito nga, na nanonood, nakakarinig ng iyong mga salita, Ama. Hayaan mo, Ama, na patuloy, O Diyos, na marinig nila, O God, ang mga binhing na to na siyang magsisilbi, Panginoon, ng kanlungan, kalakasan ng iyong mga anak. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. So, muli po, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. So, nasa isang one-month online service na po tayo. Ito po ay sa pagsunod sa ating pagkakaisa, no, sa enhanced community quarantine na i-download po ng ating gobyerno. At sa pananatili po sa ating kani-kaniyang mga tahanan, malaking bagay at malaking bahagi po ang naitutulong natin, no, na nagagawa natin sa ating komunidad and even sa ating government. So sa umaga pong ito, no, gusto ko pong talakayin, no, ito po ang katulad nga po nung sinabi ko in last preaching ko, no, gusto ko pong talakayin yung reality, yung realidad na nangyayari, nagaganap, no, sa ating kapaligiran na nangyayari ngayon, no. Gusto ko pong talakayin na magbigay ng word, no, sa umaga ito, na binigyan ko po ng title, Strength and Weakness, na kinakaharap ng bawat isa in a simple way and in a biblical way. No? So, kung nagiging aware po tayo sa nangyayari ngayon, no? Actually, kung manunood po tayo sa mga news and event, no? Sa mga online services ng iba't ibang mga churches, Christian churches, so makikita po natin dyan na iba-iba po, no, yung mga itinuturo, pero ang nakikita ko po dito, we are united. We are united, no, sa isang pananaw na isa lang po yung ating goal, no, na matapos na po itong kinakaharap po, no, hindi lang po ng Pilipinas kundi po ng buong mundo. So kung nagiging aware po tayo sa nangyayari ngayon, no, meron po ba kayong nakikitang advantage or disadvantage, no, sa ating kapaligiran, sa reality na nangyayari, nagaganap, no, sa ating mundong kinagalawan ngayon, no? Kung meron po bang disadvantage o merong advantage, no? Kaya nga po sinabi, kung nagiging aware po ba tayo, no? Kung titingnan po natin, no, sa ating hindi paglabas ng ating mga tahanan, ang laki pong bagay, no, na sa atin na nakapag-spend time with our family, no, nakapag-spend time more in prayer, in our devotion, in our relationship with God. Napakalaking factor po nito. Kaya nga po, nasabi ko na meron po ba tayong nakikitang disadvantage or advantage, no, na nangyayari po, no, personal sa atin, no, especially po dito po sa pinakaharap natin ngayon, no? So dito po, makikita po natin dito, no? Kaya nga po naitanong ko 'to. Ako po personal, ito po yung nakita kong disadvantage, no? Bagamat nakikita po namin, no, na talagang ang dami pong mga nangyari, no, yung disadvantage na una-unang nakita ko po dito, no, yung mga hindi sa inaasahan pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay, no, sino po ba, no, bawat isa sa atin na nakakaalam kung ano yung darating na bukas para sa atin? Only God,
Only ang Panginoon lang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. No, isa po 'yan, no, yung disadvantage na nakita ko, marami po yung nawalan ng buhay, no, dahil nga po dito sa pagdating, no, ng karamdamang ito, no, ng virus na 'to. At isa pa po diyan, no, yung mga nawalan ng hanap buhay, no, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi buong mundo. At isa pa din po dito, no, dahil nga po sabi nga po ng isang government official, hindi lang po national, no, ang na-involved sa virus na to, kundi international. Pag sinabing international, ito po ay nakapasakop ang buong mundo. So makikita po natin dito na hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng mga witness na to, even, no, sa buong mundo. No, mga OFW na wala ng trabaho, although nasa ibang bansa sila, pero nakastop po, no, yung kanilang hanap buhay because of this na pag-lockdown din po ng kanilang ng bansa na kung saan sila naroon ngayon. So ito po yung mga disadvantage na priority na nakikita ko na naging malaking factor po, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. No? So ito po yung mga disadvantage, no, nakita ko, no, talagang grabe po, no, ang naranasan ng bawat isa. Sabi ko nga po doon sa RRF ko, 46 years old na po ako, first time in my life na maka-encounter po ng ganitong trahedya, no? Talagang ngayon ko po naranasan talaga na hindi lumalabas, no, nasa loob ka lang ng tahanan. At feeling mo, no, kaya nga po binigyan ko ito ng title Strength and Weakness, no, kasi po nasa sitwasyon po tayo ng mga weakness na kinakaharap natin, at ito po ay reality, ito po ay katotohanan na nangyayari sa bawat isa sa atin. So hindi po natin inaasahan na mangyayari at maganap ang mga ito. Marami ang mga nagbis ng buhay, marami ang nawala ng trabaho, kasama na po nga po yung mga OFW. Apektado pa rin po, no, yung malaking company, yung ating mga businesses, yung mga business people po natin, no, talaga pong nakikita po natin, no, na talagang malaki po yung factor, no, malaki po talaga yung ano, yung tawag dito, yung brokenness na nangyari po sa sangkatauhan. So dito po, isa sa mga hindi ko, kung po nanonood kayo ng news, kailangan po bilang isang not only Christian but as a citizen, no, dito po, no, sa world na kinakaharap natin, kailangan po tayo maging aware, kailangan po natin malaman at matutuhan kung ano po din po yung dinadownload sa atin. At isa po sa mga hindi ko makakalimutan na talagang matatouch ka, no, sa mensahe ng ating presidente, no, yung hindi ko po makakalimutan na sinabi niya, ang sabi niya sa mga isa sa mga kanyang statement na yung nga pong naglaan siya ng pondo, no, para sa ating government. Ang sabi niya, for 2 to 3 months po, no, naglagay po siya ng pondo. At ang sabi niya, after ng 2 to 3 months, ang sabi niya, pagkatapos ng 2 to 3 months, kapag hindi ito, hindi po napuksa, no, yung virus na to, sabi ng ating mahal na presidente, hindi ko alam kung saan na naman ako hahanap o uutang para ma-feed, no, yung kanyang nasasakupan. At kung titingnan po natin, no, talagang ramdam po natin, ako personal, ramdam po po yung pagmamahal, yung pagmamalasakit po ng ating mahal na presidente. At isa pa po, no, sa mga naririnig po natin ng mga news, no, meron tayong kalaban, no, na hindi natin nakikita, na hindi natin alam, no, yung palang kalaban natin ay nasa harapan na natin o nasa tabi na natin. No, so ito po yung napakahirap na sugpuin ng laban na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, no, every now and then, they teach us, they lead us, no, pinipig po tayo na hanggat maaari, huwag po tayong lalabas sa kanilang mga tahanan. At ito po ay kailangan natin makuha kung ano man po yung mga gusto nilang i-address sa bawat isa sa atin. And sabi niya dito, sa kabila ng mga weakness na ito, meron tayong disadvantage, meron tayong advantage. Isa pong advantage na nakita ko, no, meron pong strength ang bawat isa. Believers ka, unbeliever ka, kay ano ang klaseng sektang religion, no, isa lang po yung nakita kong advantage dito. Naroon po yung puso, yung kalakasan ng pagtulong, paglilingkod, pagkakaisa ng bawat isa, no? Bakit po? Because we care, because we love, no? At ito po yung kailangan, no? Kailangan po maramdaman ng mga tao sa paligid natin, no? Not only our president, not only yung mga sa ating government, but sa atin po, no, bilang isang mamamayan, no? Not only here in the Philippines, no? Ito
when it comes sa mga social media, ang dami ko pong nakikita na nakakaroon po sila ng time, no? Nakakaroon po sila ng oras na uukol patungkol po sa salita ng Panginoon. At nakakaroon po sila ng time in prayer, na nakakaroon po sila ng time to meet the Lord, no? Sa kanilang mga devotion, sa kanilang mga prayer room, no? Every now and then sa buhay ng bawat isa. So meaning po bawat isa sa atin, no? Sa kinakaharap po ng ating bayan, no? Sa ganitong sitwasyon, no? Nakikita po natin yung mga weakness, may weakness and may strength, no? At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, no? Na alam po po na may mga bagay kung minsan hindi natin naiintindihan na nangyayari. Pero sa umaga pong ito, gusto ko pong magbigay ng mga simple and biblical way about the strength and weakness, no? Na nai-encounter natin, na kinakaharap natin, na pwede natin ilabanan, no? Sa araw-araw po nating pamumuhay. So sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 4, no? Una po tayo sa 1 and then talon po tayo sa verse 4. Sabi niya po dito, there's a time for everything and season for everything and a season for every activity under the heavens. Verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. So gusto ko po siyang basahin sa Tagalog. So sa Ecclesiastes, Mangangaral chapter 3 verse 1 and then talon po tayo sa verses 4. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Sa verse 4 po, ang panahon ng pagluha, panahon ng pagtawa, panahon ng pagluluksa, at panahon ng pagdiriwa. No? You don't have to be happy all the time. So, dito po, malinaw na hindi sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, meron araw-araw tumatawa ka, pero dito po malinaw na malinaw dito na sinasabi ng salita ng Panginoon, merong pangyayari, no? No, under the heaven, sa daigdig ang tinutukoy dito na mga bagay na kung minsan na hindi natin naiintindihan, no? Malinaw po dito na sinabi niya na merong araw ng pagluha at meron din pong araw ng pagtawa. Alam po ng Panginoon na merong mga instance sa buhay natin, no, talagang merong nangyayari, no, tulad nga po yung kinakaharap natin ngayon. At madalas sinasabi natin, meron po akong naririnig na ang buhay ay napakahirap, lalo na po sa sitwasyon ngayon. Yes, totoo po yun. No, sabi ko nga po, no, doon sa isang kapatid, no, tayo okay na yung mga sitwasyon, no, kumakain po tayo ng 3 beses sa isang araw, and di natin alam kung ano yung nangyayari sa labas. No, di natin alam kung ano yung nangyayari sa labas. At sa mga nakikita po natin, no, merong mga balita, no, na nakakalungkot, no, sad things po. Yung isang beses, sa loob ng isang araw na dapat 3 beses kang kakain, hindi po ba nakakalungkot na marinig sa loob ng isang araw ay isang beses na lang kumain ng isang pamilya? It's a sad things. Totoo po bang nangyayari to? Totoo po. No? So, ibig pong sabihin, no, malinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos nang lahat ng bawat isa sa atin ay nakakaranas ng mga bagay na to, ng mga weakness, no, na nai-encounter natin sa buhay natin, no. At naniniwala po ako, no, na ang bawat isa sa atin, no, nakakaharap, no, ng ganitong napakahirap na sitwasyon ng buhay natin. At dito makikita natin dito, no, the world is broken. Totoo po 'yon, nasira po. Nasira ang himayen ng mundo. No, dahil nga po dito sa sitwasyon na to, bakit po hindi nasira? No, yung mga inaasahan mo na hindi mawawalan ng buhay, na wala ng buhay. Na alam mo na sa ibang bansa nagtatrabaho and then ibabalita sa iyo na nawala yung kanilang mga buhay. So ito po ay nakakalungkot, no? Ito po yung nakikita natin sa mundong ginagalawan natin. Talagang nasira po, no? Nasisira. No, dahil nga po dito sa virus na nangyari at nagaganap until now. No, nasira, nawasak, and sabi niya, and nothing works perfectly. So ibig po sabihin, no, wala po, no, na nag-work, no, perfecto sa mundong ginagalawan natin. And sabi niya dito, your body doesn't work properly, no, perfectly, even yung buhay natin, even itong katawan na to, malakas ka ngayon, lalo na po, no, yung virus na to, napakatindi po, no, napakatindi po,
ka man kalakas, wala kang nararamdaman, pero kapag may mga sintomas no, na-encounter mo, grabe po, napakabilis po ng virus na to na kumakalat sa ating katawan. So meaning po, no, our body works perfectly, hindi po kumikilos ang ating katawan ayon no dito sa nagaganap na sitwasyon na nating na nararanasan. The weather doesn't work, no? The climate change, no? No? Nagbabago, no? Relationship works perfectly. So ito po yung tugon ng mundo. Ito po yung realidad na nai-encounter at nagaganap, nangyayari sa buhay natin ngayon. Life full of losses. So makikita po natin ang buhay natin, no? Marami pong mga losses, no? Marami pong, pag sinabing losses, marami pong mga nawawala. No, nawawala, no? Yung isa po sa mga talagang namimiss na po natin, no? Yung paglabas po natin, no? Yung po bang maibalik muli, no? Sabi nga po ng mga kapatid, maibalik muli yung normal na buhay ng mga tao. Kaya nga po, isa sa mga buhay na talagang ito ay nawala sa bawat isa sa atin. So, meaning po, kung ang buhay, marami po ang nawala sa atin, kailangan natin maunawaan, no, ang mga katotohanan na magbibigay sa atin ng mabuting pangitain o perspective. No? Kailangan po natin bigyan, no, na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na katotohanan na magbibigay sa atin ng pangitain, tamang pangitain. Ano po ba yung pangitain? Ano ba yung perspective natin? Na gusto nating makita na ang lahat ng bagay na to ay matatapos. No? Ano po yung perspective? Ano yung goal natin? No? Sabi nga po, sabi po ni yung spokesperson po ngayon, no, ng ating president, no, sa kanyang huling speech, no, si Rocket. Sabi niya doon, wala pa pong kasiguraduhan, no, kung maliliit or iko-continue po, no, yung ating enhanced community quarantine, no, na nagaganap ngayon. So ano po yung goal natin? Ano yung perspective natin, no, sa sitwasyon na to, no? Kaya nga po, isang bagay po ang inireveal po ng Panginoon sa atin, ay matuto po tayong makinig. No, if we are willing, no, na mag-end na po itong kinakaharap, no, ng ating bayan. So we need to be careful, we need to follow the instruction, no, na idinadownload po sa bawat isa sa atin. Yung lahat po ng mga barangay officials, kung ano po yung mga sinasabi sa atin, so yun lang po yung gawin natin. Kung yung perspective natin ay matatapos ito within sa April 30 po na ibinigay po ng ating mahal na presidente, kailangan po yung perspective natin dito ay pag sinabi walang lalabas, wala pong lalabas. Amen. So ito po yung nakikita ko na kailangan po na gawin natin, no? Ano po yung perspective? Ano yung goal natin? Yung goal mo lumabas na. Paano ka makakalabas kung nakikita ko po yung bilang ng mga affected na mga tao na dahil nga po sa COVID na ito, eh tumataas. No, kaya nga po yung government natin, hindi pa nila alam kung ipapapatuloy ba or i-extend ba o i-stop na po. Dahil nga po, no, hindi makapag-desisyon, no, ng maaga. Dahil nga po, sabi nga po nila kung mag-desisyon, kasi isang pag-desisyon lang po nito na mali, talagang marami pong buhay ang mawawala. So ito po, no, ini-encourage ko po ang bawat isa, no, na matutuhan po natin na magkaroon ng tamang pangitain, perspective, lalo na po sa sitwasyon na kinakaharap natin na to, no? God doesn't expect you to be happy all the time. Alam naman po ng Panginoon na, and expect na naman po ng Lord. Sabi niya dito sa verse natin, there is a time for everything and a season for everything, a season for every activity under the heavens. So, alam po ng Panginoon, hindi ina-expect ng Lord na araw-araw sa buhay natin ay tayo ay masasaya. No? Hindi ko ina-expect ng Lord yan. Bilang isang mananampalataya, may dahilan tayo para maging masaya. Tumawa at maging masaya. Even you are a Christian, no? Ano mang sekta kang kinabibilangan, alam ng Panginoon, no? Hindi naman inaasahan ng Lord. Hindi ina-expect ng Panginoon na every now and then you are happy. No? Kasi nga po, sa mga sitwasyon na nararanasan natin, no? Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na kinakaharap natin, no? Katulad nga po nitong text na binanggit natin, no? Kadalasan, may mga angkop na logical na response na pinagdadalamhati sa ating mga buhay. Ano po ba yung
pinagdadalamhati natin ngayon? Meron po ba? Yes, meron. Meron po tayong grief na pinagdadaanan ngayon. Ito po siya. No? Napakahirap po sa atin. Lalo na po, no? Talagang kung manonood ka, maririnig mo yung tinig ng presidente, lahat ng mga official under government, talagang merong lungkot. Ako po personal sa puso ko, meron. No? Kasi yung buhay, no? Kaya nga po sabi ko nga po sa mga naunang na preaching ko, tayo okay tayo, may kinakain tayo. How about the others? No? Paano po yung iba? No? May sadness ba sa puso natin? Yes, ako personal, meron. Kaya nga po, hindi po namin alam paano po kami gumawa ng paraan sa mga maliliit na bagay na kaya ng church para makatulong po sa aming mga nasasakupan. At salamat, merong mga kapatid, merong mga tao na bukas ang puso para magbigay, para tumulong sa sitwasyon na kinakaharap natin. Meron pang dalamhati? Meron pang pagdadalamhati? Ngayon, meron. At ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hallelujah to the King. God doesn't expect you to be happy all the time. Dahil na rin sa mga kanya-kanyang mga responses natin sa buhay, dahil alam at batid ng Panginoon ang mga kahinaan at kalakasan natin. Sa pamamagitan nito, mapapagtagumpayan natin anumang dalamhati na pinagdadaanan natin because the Lord loves us and He cares for us. May mga pagdadalamhati tayong kinakaharap, ang sabi dito, according sa mga responses po natin. Ngayon po, kung gusto po nating lumaya na, gusto na po nating lumabas, no? Ini-encourage ko po ang bawat isa. No? Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Kung ano man po yung sinasabi sa atin ng mga nasasakupan natin, stay at home! Hindi mo pala alam sa pag-stay mo sa kanilang mga tahanan, ang laking factor, ang laking tulong na idudulot ito sa ating government. Kung gusto na po natin itong mag-end, sama-sama po natin, sama-sama po tayo sa pagdadalamhatin ito. Hallelujah! Thank you, Lord! Napakalaki po ng kinakaharap ng ating bayan. At bilang isang citizen, not only in heaven, citizen here! Andito pa rin po tayo. So we need to careful. We need, no? Kailangan po tayong makinig sa mga sitwasyon na to, no? Nasa sa atin po ang susi, no? Marami po ang nagwis ng buhay para sa atin. Dati hindi natin masyadong pinapansin na mga frontliners natin na nakikita natin ngayon, mga doctor, mga nurses, lahat po ng mga nakikita natin mga frontliners. Pero ngayon, ang laki po ng role na ginagampanan nila para sa atin. Isa lang po, ang sabi ng isang doctor, kami ay nasa labas, no? Ang tulong na pwedeng maibigay nyo sa amin ay yung pag-stay nyo sa inyong mga bahay. Isang malaking tulong na po ito ang naidudulot para sa ating mga frontliners. Wala man tayo doon sa mga may mga naka-encounter ng COVID-19. Wala tayo doon presently, emotionally, physically. No, wala tayong attachment sa mga taong ito. Pero salamat sa pakikinig po ng bawat isa sa atin. No, salamat! No, dahil ito ay malaking tulong po na naibibigay natin sa ating gobyerno. Ano? Hallelujah. If you never grieve over anything in this life, ito yung mga possible na pwedeng mangyari sa atin. Kapag daw po, ang pagdadalamhating ito na kinakaharap natin, hindi natin alam paano i-handle, at hindi natin ipinagkatiwala sa harapan ng Panginoon, ito daw po yung possible na mangyayari sa atin. No? Sa paglipas ng panahon, hindi mo pala nalalaman, ay napapalayuan na sa reality na gustong mangyari sa iyo ng Panginoon. No? You're out of touch with reality. No? Hindi mo na nakikita kung ano yung buhay, kung ano yung reality na plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Kung yung concern mo lang ngayon, no? As in talagang mag-work, as in talagang gusto mo lang talagang bumalik doon sa normal na buhay mo, kailangan po muna natin tugunan kung ano yung reality ngayon na hinihingi ng pagkakataon.
Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan natin tumugon sa realidad, no? Na dinadownload sa bawat isa sa atin, no? Alam ko po na bawat isa sa atin, ito lang yung nangisin natin. Ito lang yung puso natin na maibalik muli yung buhay, yung normal na buhay ng bawat isa sa atin. Kung gusto po natin bumalik muli ang mga bagay na to sa reality, yung totoong buhay natin maibalik muli, tumugon po tayo sa panawagan ng mga nasasakupan, naka-under po tayo, no, sa mga government na idinadownload ang mga bagay na to. Number two, you're out of touch with your own emotion, no? Maging aware po tayo, no? Alam ko po, naiintindihan at naunawaan ko po kung gaano kahirap, no, ay yung mga sitwasyon na kinakaharap natin ngayon, no? Pamilya, no, na nasa ibang lugar, yung kanilang asawa nasa ibang lugar, may trabaho pero dahil nga po na dahil sa nangyaring ito, na-stop po ang lahat. So salamat po dahil nakikita po natin, no, yung pagkilos ng mga may mabubuting puso, pagkilos ng mga tao na talagang they are willing to give, they are willing to help, no, kaya nga po tayo ay nakakapag-survive. Eh kailangan po nating pasalamatan ang mga bagay na to. Amen. Matutuhan po natin lang magpasalamat, no? No? Matutuhan po natin sa buhay natin. So, merong mga na itutulong ang ating gobyerno o meron man po, no, sa mga sa atin ngayon na merong ipinangako na hindi man nakareceive ang bawat isa. Pasalamatan na po natin 'yun. Kahit pa paano, meron pa rin pong idadownload ang ating government sa sitwasyon natin na 'to, no? Kailangan po natin, no, emotionally, kailangan po natin andun mo yung patience, no, sa buhay ng bawat isa sa atin, no? And number three, you're out of touch with your own emotion, yung letter B. And number three, no, sabi niya dito, you don't love. So makikita natin dito, no, nawawalan ka na ng pagmamahal. Saan? No, sa pakikipagkapwa-tao mo, nawawalan ka ng pagmamahal. Kung ano yung mga bagay na nakikita mo sa sitwasyon na to na kinakaharap mo, no, kapatid, no? Sabi dito sa pinag-aaralan natin, there's a time for everything and a season for everything and a season for every activity under the heaven. So ibig pong sabihin na ito, no, merong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Subalit ito, kung po tayo ay kakapit, no, sa pangako, sa salita ng Panginoon, no, ma-overcome po, no, ng ating mundo, ma-overcome po ng bawat isa, anuman yung mga situation na to, na hard things, no, na nagaganap at nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Sabi niya dito, when you love and you see sad things, grief is natural response. Totoo po yan, no? So makikita na po natin yan sa pagkamatay ni Lazarus sa John chapter 11, 32-35. So, sabi ko po kanina, gusto ko pong talakayin ang strength and weakness in a simple and a biblical way. So dito po, no, sa istoryang po, no, sa parable po nito na nung namatay si Lazarus, so mismo po ang Panginoong Jesus nakisama sa pagdadalamhati po ng kanyang matalik na kaibigan. At makikita natin dito, no, sa pagtangis ni Maria, no, kasama din po ang Panginoon. So ibig pong sabihin, no, normal lang po sa atin na naka-encounter ng ganitong sitwasyon sa buhay natin. No, ito yung po yung mga natural response na, no? Ito po yung normal po sa atin na maranasan ang mga bagay na to. Pero normal din po sa atin na isang araw na iaalis po tayo ng Panginoon sa sitwasyon na to. Hallelujah. Hallelujah to the King. Huwag po tayong tumingin kung ano man yung sitwasyon. Tingnan po natin kung ano yung pangitain, no? Pangitain ng Panginoon para sa atin. No, kaya nga po sabi kanina doon sa pinag-aaralan natin, no, we need, no, kailangan po natin maging aware po tayo sa ating mga emotion, no, sa emotion na to, no, kailangan po natin makita din, no, kung merong mga pagdadalamhati na nangyayari ngayon, tingnan din po natin na isang araw may isang pagdiriwang na tayo po ay makakaalis sa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. That's the truth. Ito po yung katotohanan. May panahon ng pagtawang, sabi dito, may panahon ng pagluha. Pagdadalamhati, ano po yung emotion, no? Ano po ba yung nararamdaman? And of course, nandoon yung emotion mo. Umiiyak ka dahil nakikita mo, no? Sa family mo,
kailangan meron kang gawin. Kung yung family mo isang araw na lang kung kumain, hindi ka ba mapapaiyak? Of course, masakit yun. Pero naniniwala po ako, isang araw, iaalis tayo ng ating Panginoon sa sitwasyon na ito. Hallelujah to the King. Thank you, Lord. Sabi niya dito, ang dalamhati ay isang painful na emotion. But it's also a healthy, helpful emotion and it's God's gift. Kailangan matutuhan po natin paano natin i-handle ang mga sitwasyon na to. Of course, sa oras na to, painful emotion. As a believers, bilang isang mananampalataya, no, bilang merong kinikilalang Diyos, merong tinanggap na hari tagapagligtas ng iyong buhay, no, you are already secure sa kamay ng Diyos. Hallelujah! Ang tinin po natin at paniwalaan natin, no, ipoprovide po ng Panginoon hanggang ngayon, ngayon po sa araw na to, hanggang matapos na to, nakikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. No? But also, it's also a healthy and helpful emotion and it's God's gift. Why? Because God empowering us. Ini-empower po tayo ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa grace ng Lord. Tayo po ay nakakatayo. Salamat, no, sa paghahari ng Diyos sa buhay natin. No? Dahil nakikita natin kung ano yung identity natin sa harapan ng Panginoon.